Hi guys, welcome back to my channel. You're watching Darlishytv. So today, ang gagawin natin ay, kasi marami nagre-request sa inyo na mag-video daw ako ng aking skincare routine. So ito, medyo matagal ko rin pinag-isipan tong video na to kasi syempre nakakaya naman, di naman ganun kakinis yung pagmumukha ko. Tapos sa akin pa kayo mag-aaral kung paano ba kuminis yung mukha, kung paano ba yung mga skincare routine. Pero yun nga, dati siguro mga last year, marami talaga, pinipimple talaga ako. Syempre siguro sa season din, dahil sa Pilipinas ako galing, nag-aral ako doon. And lumipat ako dito sa US, so siguro parang medyo hindi sana yung mukha ko sa weather. You know? Tapos talagang marami akong naging pimple dito, kung saan-saan. So yan, parang kuminis na yung mukha ko. So, pero itong skincare na ituturo ko sa inyo, talagang super affordable siya, guys. So siguro ano to, mga under 600 pesos. So lahat ng skincare na ipapakita ko sa inyo, available lahat siya sa Philippines and dito sa US. Yun, available siya sa Pilipinas kasi doon ko siya nabili. So itong skincare na to, nabili ko to sa Pilipinas, sa Watson's. So yun, mag-start na tayo. So ito, kaliligo ko lang. So yun, ngayon na nagtatrabaho ako, syempre ngayong coronavirus days, hindi ako masyadong naglalagay ng makeup sa mukha ko dahil syempre lagi naman ako naka-mask, lagi naka face shield, so hindi ko na kailangan maglagay ng makeup sa mukha ko. So siguro parang natuwa yung pagmumukha ko na walang masyadong nilalagay ng makeup, na hindi siya nai-irritate. So yun, pagka galing ko sa trabaho, so ang gagawin ko, maliligo ako and maghilamos ako ng mukha. So ito, naghilamos na ako ng mukha. Naghilamos na ako kahit mukhang hindi pa. So, ayan, naghilamos ako. So, ito yung ginagamit ko na pang face. Ito yung ginagamit ko na pang wash ng face. So, ito yung ginagamit ko. So, clean and clear. Clean and clear facial cleanser. So, meron siyang dalawang itsura. So, ang ginagamit ko ito, morning burst. So, syempre, ginagamit ko ito sa umaga. So, kasi napakasarap niya, guys, sa mukha dahil pagkatapos ng maghilamos, soft siya and alam mo, parang talagang feeling fresh ka and magigising ka talaga. Yan nga, sabi dito, with bursting beads, wakes you up, rinses clean with vitamin C and ginseng. So, ano siya, Johnson & Johnson Clean and Clear Morning Burst. So, syempre, sa gabi, gagamitin ko naman yung Night Relaxing Facial Cleanser. So, ito din, alam ko, syempre, siguro psychological lang na sabi niya, winds you down, kasi panggabi daw siya. So, feeling ko pagka nilalagay sa mukha ko, inaantok ako ganun. Pero kasi syempre, gabi na nun, kaya talagang inaantok na ako. So, ito yung ginagamit ko sa day, pang hugas ng mukha, facial cleanser, and then ito yung panggabi. So, clean and clear siya. Super affordable nito, guys. Hindi ko na alam kung magkano to sa Pilipinas, pero dito kasi sa US, parang mga $8 siya, dalawa na. So, yun. Ito yung ginagamit kong facial cleanser. And then, yun, naghilamos na ako ng face. So, hindi ko naman napapakita sa inyo kung paano ako naghilamos. Kasi, siguro naman alam nyo na kung paano maghilamos. So, yun, kaya hindi na siya siguro. So, umilag na tayo nito. Saan kayo? Yan. So, bili ko kasi ito bago itong panglagay sa ulo ko na ito. Hindi ko alam na ganito palang lalaki yung noo ko ng ganitong bongga-bongga. So, yun, lagyan natin ng mga bow tie dyan. Minul kasi siya kasi parang cute-cute niya. So, so after na maghugas ng face, ang gagawin ko ay kukuha ako ng cotton pads. Pwedeng hindi cotton pads, pwedeng cotton balls. So, ito yung gagamitin ko and then gagamit ako ng micellar sa Garnier. Sabi nila Garnier, daw hindi Garnier. So, gagamit ako ng micellar water. So, kahit ano yung gamitin mo ng micellar water, alam ko, meron din mga iba-ibang brands ng micellar water. Hindi lang itong Garnier. So, alam ko, meron din yung clean and clear, meron din yung pants, ganun. So, ito yung ginagamit ko, yung blue. Yan, sabi niya, for oily, acne-prone skin. So, yan. Nagilang ako ng konti, and then like face ko. Yung sinasabi na iba, parang daw ito, circular motion o pataas-taas na gano'n. Basta ako, basta mapunasan lang yung mukha, okay na yun. Tapos dito, medyo dinidiin ko siya dito kasi kapag nagme-makeup ka and yung mga usok, mga dust na galing sa labas, alam mo yun, yung parang sumisingit siya sa mga gilid-gilid dito. So,
Kaya pag nagpapa-facial ka, maraming mga dirt na nakukuha sa mga ganito, sa mga ganito. So kaya kailangan mo siyang idiin dito. Huwag naman niyo matanggal-tanggal na yung ilong mo. Sakto lang. So yan. So naghilamos na ako pero marami ka pa rin makukuha ng mga dirt sa cotton pads. So hindi pwede na maghilamos ka lang tapos yun na, hindi ka na maglilinis ng face. Kasi lalo na kapag nag-makeup ka, talagang maraming pang matitirang mga makeup dyan, mga dirt. Kaya kailangan gagamit ka pa rin ng cotton balls and micellar water. Kasi gusto ko yung micellar water kasi ano siya talaga, okay siya sa sensitive skin, okay siya sa dry, okay siya sa oily na face. So kasi yung Eskinol, yung mga ganun na type, ano siya parang, para sa akin ano siya, astringent, ganun yung parang, parang hindi siya maganda sa face ko dahil nagbabalat siya tapos nagiging dry. Yun para sa akin naman, parang nagiging dry yung face ko dun sa mga ganun. Kasi meron siyang mga chemicals. Ito kasi parang pure water lang siya, ganun. So yan. After nito, ang ginagawa ko ay papatuyin ko lang siya muna ng konti. Papatuyin mo siya sa aircon. Kung wala naman kayong aircon, eh, hipan-hipan nyo na lang. Yan. So kung natuyo-tuyo na siya, ang ginagawa ko, eto, gusto ko talaga to guys, fan na fan talaga ako ng Jeju. So, mga last year ko lang to natutunan. Yun, shout out kay Trisha. Kasi siya nagturo sa akin ng skincare na to. Kasi talagang nakita ko na talagang ang kinis ng mukha niya. Nakikita ko na talaga nag-glow skin niya. So, yun, fan na fan ako ng Jeju. Kahit ang makita kong Jeju, binibili ko talaga. So, ito, so sad, ubos na siya. Wala na ako mabili kasi nito sa Pilipinas nung umuwi ako. Siguro mga last piece na to sa Watsons. So, ito siya, Jeju Aloe Ice Toner. Jeju Ice Toner siya. Ang ganda nito, guys. Ang sarap niya sa face. Napaka, ano, meron siyang cooling sensation. Wait, cooling sensation. Tapos, kukuha ka lang binulit ng cotton pads. Lalagay mo lang siya ng konti. So, tinitipid ko kasi talaga ito, guys, dahil mauupos na siya. Lalagay mo lang din ng konti. So, parang, ano lang siya, herbal effect na toner. Tapos, ito, hindi siya mahapdi sa mukha. Kasi yun nga yung mga Eskinol na toner, talagang happy siya sa mukha ko. Ito hindi siya mati sa mukha kasi wala siyang masyadong chemical. Dadampi-dampi mo lang ng konti. So, meron pa rin siyang konting dirt. Hindi naman makadumi yung mukha ko kaya kakailang linis na ako madumi pa din. So, yun. So, micellar and then after micellar, Jeju toner. Yun yung ginagawa ko. Then after nyan, patiyo-tiyo ko ulit ng konti. Ayan, ganyan talaga yung mga babae. Marami talagang mga nilalagay sa pagmumukha. Kasi guys, yun ang puhunan natin yung pagmumukha natin yan. Pag nawala niyan, pag na-dry yan, o nagka-pimple yan, syempre wala tayong panlaban, diba? Kailangan fresh yan, clean yan, soft, smooth, ganyan. So after nyan, pag natuyo-tuyo na ng konti, tapos na, charot. So after nun, pag medyo natuyo-tuyo na siya, ang gagawin ko, mag-i-spray ako ng another Jeju brand. So ito, isa to sa favorite ko ng Jeju kasi hindi ko lang to ginagamit pang skincare, ginagamit ko dito pang makeup kasi napaka-bongga talaga niya guys. So ano to, anong tawag dito? Basta ano siya, Jeju spray. Hindi ko lang po anong tawag eh, basta spray siya. Tapos pwede siyang, ginagamit ko siya ng setting spray or ginagamit ko siya ng primer na spray and then ginagamit ko din siya pang skincare kasi ang sarap na talaga sa mukha. Ano, kunwari, parang init na init ka, pawis na pawis ka, i-spray ka lang nito, talagang bongga sa feeling. Wow! So yun, sa skincare gumagamit din ako na to. So after ng toner, mag-i-spray lang ako, siguro mga 1 to 2 sprays. Tatlo pala yun. Sape! So, yan, papatuyin mo lang din siya ng konti, and then, yan. Pasayaw-sayaw ka muna ng konti habang hindi pa siya tuyo. So, yun, tip ko lang guys, yung mukha natin, parang jowa mo lang din yan, napapagod din yan. Kaya dapat, papahinga mo rin siya sa makeup, papahinga mo din siya sa mga kung anong chemicals na nilalagay mo sa mukha mo. Kasi napapagod din siya, kailangan din yun ng pahinga. So, ipapahinga mo siya guys ng mga ano, drama ng buhay. So, ipapahinga mo siya siguro, kung araw-araw ka na nagme-makeup, siguro mga 7 days na yung mukha mo mag-makeup. So, kumuha ka ng kahit na isang 1 day na rest lang. Kung nga kailangan mo ng pahinga eh, yung mukha mo, kailangan din ng pahinga niyan. So, ipapahinga mo siya sa makeup kahit na mga 1 day lang. Kung mara, Sunday, ganun, huwag ka muna mag-makeup. Kung talagang sanay ka na mga foundation, kahit BB cream pa yan, kailangan din ng pahinga ng mukha mo para
sabi-sabi pa, hindi naman alam. So, basta kailangan na pahinga ng mukha natin, guys, para mag-rejuvenate. Ano ba? Mag-rejuvenate, revitalize. Basta ganun. Basta R. So, yan. Pagkatapos ng pagnatuyo na, at so, ito, ang ginagamit ko sa gabi is yung Jeju na, ano matawag dito? Itong Jeju Eyes na parang ano siya, moisturizer na ginagamit ko sa mukha. So, pang gabi to, yung ginagamit ko sa gabi. Nilalagay ko siya sa ref dahil sabi nila, maganda yung effect pag nilalagay mo siya sa ref. Parang ano siya, mag-work siya, best. Mag-work siya best pag naka-ref. Hindi bestie. Mag-work siya the best nang naka-ref siya. And sabi din ni Catherine Bernardo. Catherine Bernardo ba yun? So, kung sino yung model nung Jeju? Sabi, nila-ref daw niya to, and then after, kukunin niya sa rin, papayad niya sa mukha niya, and tinry ko yun, and ang ganda talaga ng effect, dahil pag galing siya sa ref, ang lamig niya talaga. Siyempre, galing nga sa ref, tapos mainit. So, galing siya sa ref, tapos pag nilagay mo siya mukha mo, sarap talaga. So, ito kakatanggal ko lang sa ref. Hindi ko na pinakita sa inyo na galing sa ref, dahil wala lang, kasi nakakatamad naman. Di ba kayo maniniwala sa akin? So, yun, malamig siya, ang sarap niya sa pagmumukha. Kukuha ka lang ng konti, ganyan, tapos idadump mo lang ng konti. So, ito na rin yung time na i-treat mo yung mukha mo, massage mo siya ng konti, dahil yun yung pinakaharap mo sa maraming tao, so kailangan niya ng pahinga, kailangan niya ng massage. So, lagyan mo ng konti liib mo. Kahit di mo siya i-ref, malamig talaga siya sa mukha, pero the best siya pag nilagay mo sa ref, dahil ang sarap-sarap niya sa mukha, parang feeling mo ang cool, ang soft, and ang fresh-fresh ng mukha mo. So, after nun, yun na, tapos na yung skincare ko. Yun na yung ginagamit ko lahat. So, pag mag-wash ka ng face, ito yung morning, ito yung night. And then, mag-clean ka ng face using micellar water. And then, mag-toner ka using Jeju toner. And then, after nun, mag-spray ka lang using Jeju spray. And then, after nun, tapos after nun, gagamit ka ng Jeju moisturizer. Pero sa umaga, iba yung ginagamit ko na moisturizer. Hindi itong Jeju. Ito yung ginagamit ko, yung Nivea body cream irresistibly smooth. So hindi lang siya pang body talaga, pang face din siya. Kasi kaya ito yung ginagamit ko sa umaga. Ano siya, matagal siya na ma-moisturize yung face mo. So umaabot siya siguro sa buong maghapon. Kasi pag gigising ka ng umaga, so magtatrabaho ako. So sa buong maghapon na yun, ayun, yung pag ito yung ginamit ko, parang medyo pag after ilang hours, wala na siya, hindi na parang hindi na dry na ulit yung face mo. Pero maganda to pang night skin care routine at night. Tapos ito yung ginagamit ko pag morning skin care kasi mas matagal siya sa mukha mo kasi napapansin ko yung pasok ko 8 to 5. So pag umuwi ako ng mga 5, mapapansin ko na yung itong Nivea nasa mukha ko pa din siya. Para sa akin mas effective siya pang day to. So ito pang night. So yun, pero kayo bahala kung gusto niyo na ito yung pang day, ito yung pang night, okay lang naman kasi talagang effective naman to. Tapos mag-apply, re-apply na lang kayo ng Jeju Moisturizer. Kasi ako wala na akong time na mag-re-apply kaya yung Nivea na yung recommended ko. So yun, yun lang guys. Sana nakatulong ako sa skincare routine nyo. And lahat to, lahat ng nabili ko. So sa Watsons ko lahat binili yun. Except lang dito kasi dito ko sa US to binili. So lahat yun parang mga under 600 pesos lang. So yun, napaka-affordable nitong skincare na to. And sa mga low budget, talagang kung namang problema kayo sa mga skincare, kung ano bang type ng mga skincare dapat yung bilhin. So ito guys, talagang super recommended to kasi kahit na dry o oily yung skin mo, yung face mo, hindi siya magiging hindi magiging pangit yung resulta sa'yo kasi talagang walang masyadong chemical itong mga Jeju na to. So, hindi ako binayaran yung Jeju na to. Talagang nagustuhan ko lang siya kasi ang fresh na sa skin, ang soft, ang smooth, and talagang recommended siya. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. And if you like this video, please give it a thumbs up and make sure to subscribe to my channel. And comment down below kung meron kayong tanong about sa skincare or kung meron kayong video na gusto na gawin ko. And gagawin natin lahat yan. Okay, yun lang. Thank you guys for watching. I'll see you guys next time. Bye!